Abril 17, 2019 nang nilagdaan ang Republic Act bilang 11310 o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act. Sa loob ng 3 taon ng maisabatas ang programa, may mga ilang hakbang na tayong naisagawa upang tupdin ang nilalayon nito. May mga ilang inobasyon at ilang reforma na ilatag na naaayon sa batas. Bagamat may mga hamon noon, lalo na ng nakaraang taon, hindi ito naging hadlang upang maayos na maipatupad ang programa. Nakaranas tayo ng mga hamon, kagaya ng pandemyang ating kinakaharap hanggang sa kasalukuyan. Hindi ito naging hadlang upang patuloy tayong magsilbi sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Sa sama-sama nating pagkilos, napagtagumpayan natin ang mga hamong ito. Sa pagsasabatas ng programa, isinagawa natin ang pagtatasa sa mga benepisyaryo ng 4Ps gamit ang Social Welfare and Indicator o SWID. Sa SWID, tinitingnan natin ang kalagayan at pagbabago ng socio-economic na aspeto ng kanilang pamumuhay. Dahil sa resulta ng SWID, may sambahayan tayo na nakapagtapos sa programa. Bagamat sila ay nakaalis na, hindi natatapos ang pagbibigay ng tulong upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Dahil dito, nabuo natin ang Kilos on Lead Framework na siyang nagbabalangkas ng proseso sa pag-exit ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Napapaloob din dito ang responsibilidad ng iba't ibang stakeholders sa buong proseso ng Program Exit Strategy. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong mahalagang paksa na pag-uusapan sa araw pong ito, pangunahan po tayo ni Pastor Dan Matulak para po sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat po sa buhay at patuloy na kalakasan ninyo yung pinagkakaloob sa amin. Patnubayan kami sa aming pagtatalakay ng mga bagay tungo sa aming paglago spiritual, sa aming spiritual na buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang araw po sa lahat ng benepisyaryo sa buong lalawigan ng Palawan, gayon din sa ang sulok man ng Pilipinas. Isang magandang araw, Ma'am Nessie. Ma'am Faith. Magandang araw, Sir Hector. Magandang araw, Sir. Magandang so, batiin po muna natin ang ating mga masugid at tagapagsubaybay ng ating family development session. Ma'am Nessie, pwede ba nating batiin ang sa bahaging south ng Palawan? Magandang araw po sa ating mga ka-4Ps mula sa southern part ng Palawan, sa Aborlan, Nara, Brooks Point, Sofronio Española, Quezon, Rizal, Batarasa at Balabac. Magandang araw po sa ating mga ka-Beni dyan po sa parting norte ng Palawan. Simula po sa Rojas, San Vicente, Araceli, Dumaran, Taytay at El Nido. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mula sa mga magagandang isla ng Palawan, mula sa isla ng Culion, Coron, Busuanga at Linapakan, gayon din sa isla ng Cuyo, Agutay at Magsaysay, at ang pinakamalayong isla ng Cagayan Silio at Kalayaan. At ayan, Ma'am Nessie at Ma'am Faith, medyo matagal yung pagkakasunod ng ating family development session, ano, na kung saan ay buwan pa ng Marso tayo huling nakapagbigay ng paksa sa kanila. Pero dahil nga sa marami tayong ginagawa, Ma'am Nessie, meron ka bang gustong sabihin sa ating mga benepisyaryo? Yun po, sa sinabi nga nila nakaraang mga linggo, kami po ay naging busy para sa pag-i-encode ng ating mga half forms para sa reassessment po ng listahanan. Ayan, Ma'am Faith. Ayan, gusto ko rin batiin pala yung mga households at barangay na aming pinuntahan simula November hanggang January para po magkaroon ng validation, lalong na po sa barangay Sandoval, Taytay, Pamantulon, then sa El Nido, Bibilada. Nakarating ako ng Kiminawit. Wow, ang dami mong narating. Ang ganda pala sa Kiminawit. Hello po sa inyo, lalo na po sa mga parent leaders na talagang gumabay sa amin sa pagbahay-bahay po. Kumusta naman, Ma'am Nessie? Ano naman ang narating mo?
Sa office. Ayan. Kasi po kami ay naging busy kasama ng ating mga municipal link at PDO2 sa paghahanda naman para doon sa mga dokumento ng ating exiting households. Yes. And of course, ipapasalamat din tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Salamat din sa lahat ng mga staff ng Pantawid Pamilya na nag-augment para matapos ang reassessment ng listahanan para sa mga non-poor natin. So, ngayon ay medyo nakakaluwag na rin tayo ng konti. Mm-hmm. Kaya't ito magpapatuloy tayo para sa ating family development session. Asahan po ninyo ang aming pagsisilbing may pagmamahal at malasakit sapagkat kami po ay naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag, at uunlad para sa kinabukasan. At para sa ating patuloy na pagkakaloob ng mga paksa, ngayon ay ating tatalakayin ang paksang Paglalakbay Tungo sa Tagumpay. Ayan, isang mahaba-habang discussion na naman ito, Ma'am Nessie, Ma'am Faith, yes, at ito may kinalaman sa Kilos on Lad Framework. Ayan, so nais ko kayong tanungin, Ma'am Faith, ikaw Ma'am Faith, ano po ba ang tatawag nating Kilos on Lad Framework? Ayan. Yes, Sir Hector. So, medyo napapanahon talaga ngayon ang ating usapin kasi nga medyo mainit-init pa po ang usapin ng ating non-poor, which is pag sinabi po nating non-poor, based po doon sa RA 11310 ay hindi na sila qualified na maging World Peace Beneficiary at mag-a-undergo talaga sila dito sa tinatawag nating Kilos in Lad na proseso. Pero bago po yon, unahin ko muna ano yung layunin ng ating session ngayong umaga. Unang-una, pag matapos po yung session na to, ay iniasahan na ang bawat Four Peace Beneficiary ay number one, maipaliwanag ang estratehiya ng programa na tinatawag na KEO or Kilos in Lad. Pangalawa, malaman ang layunin ng Kilos in Lad. Pangatlo, maunawaan ang bawat yugto ng Kilos in Lad at kaakibat na intervensyon tulad ng FDS para sa mga benepisyaryo. Malaman ang kahalagahan ng karagdagang estratehiya sa pagsasagawa ng FDS. At panghuli, matukoy ang pangangailangan para sa paggrupo ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Ayan. So, ang daming layunin, ano, Ma'am Faith? At Ma'am Nessie, ano naman ang tatawag nating Kilos on Lad? Ang Kilos on Lad ay sinasabi natin mula sa salitang kilos at on Lad, sir. Mm-hmm. Ito po ay yung pagkilos, hindi lang po ng mga benepisyaryo at ng mga kawani, kundi yung ating mga kasamahan sa komunidad. Katulad ng nabanggit natin kanina, kasama po ang CSOs. Ito ay isang komprehensibong pamamaraan ng programa na naglalayo na wakasan ang kahirapang nararanasan ng bawat sambahayan habang nasa programa sa loob ng 7 taon. Yan po ay kaakibat ng paglagda doon sa 4Ps po. Sa 11310. So, okay. Dahil dito sa Kilos on Lad, mas maliwanag na po sa ating mga beneficiary na sila ay talagang 7 years na lang, yes, sa program. Opo. So, halimbawa po ako, bagong registered ako ng 4Ps o maging 4Ps ako ngayong taon dahil nandun ako sa halimbawa ako po ay narehistro na. Kasama po ba ako sa 7 taon din na hanggang 7 taon lang din po ba ako, Ma'am Faith? Ay, yes. So, upon registration po natin sa 4Ps, ito po ay nagsisimula na kaagad yung 7 taon. So, kinakount na natin yon. So, balikan ko lang po yung layunin ng Kilos on Lad. So, una po, ang pinakalayunin po ng Kilos on Lad ay upang mapaigting ang paggabay sa bawat sambahayan, upang mahubog ang kanilang kakayanan, mapatatag ang kanilang mga potensyal, at maihanda sa mga pagsubok na maaaring kaharapin ng pamilya at sambahayan. So, itong Kilos on Lad, kaya nga po tayo, kung napapansin din po nila, may massive hiring po tayo ngayon. So, ito po talaga yung isang sagot doon sa pag-iimplementa ng Kilos on Lad natin. Kasi sa present na sitwasyon po ng program, medyo mahirap i-implementa itong Kilos on Lad, or mas tinatawag po natin itong pinaigting na case management. Sabi nga kanina, di ba, mas igagabay ni Municipal Links ngayon yung household. Ano ba yung dapat gawin simula sa pagpaplano ng simula sa first year hanggang matapos sila sa 7 year?
Ayan, Ma'am Nessie, sino-sino naman ang kasama sa implementasyon ng Kilos Unlad? Ayun po. Yung ating mga kasama, syempre, yun yung mga dati pa rin nating nakakasama kahit wala pa po yung batas. Pero nandyan yung tinatawag natin mga municipal links. Sila yung ating mga staff sa munisipyo at sa Puerto Princesa din po na nagpa-facilitate ng FDS, ng YDS, tumutulong para alamin ano ang pangangailangan ng ating mga sambahayan. Andyan din po yung ating mga katuwang sa komunidad, lalo na yung lokal na pamahalaan, barangay, yung ating BLG yun na tinatawag, or barangay local government unit. Sila din po yung ating mga buwan-buwan kinakausap para ilahad kung ano yung mga present na kondisyon at sitwasyon at pangangailangan ng ating mga benepisyaryo. Kasama din po yan dyan yung local government unit at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Na katulad ng DSWD, may iba't iba programa po kami, yung Sustainable Livelihood Program, Kalahi Seed. Sila rin po ay mga kasama para ma-address yung ating mga problema. Nandyan din po ang Department of Agriculture, nandyan din ang Department of Labor and Employment, Department of Health, na kung saan ay kasama natin para masagot or mabigyan ng tulong at ma-assist yung ating mga sambahayan na maging maayos ang kanilang pamumuhay. At andyan din po yung mga pribadong organisasyon na tumutulong sa atin, katulad po ng PAM. Yes. Ano po, nandyan yung ating mga NGOs. So, sila po yung ating mga kasama kaagapay. So, marami, Ma'am Nessie, kasi alam natin na yung mga ahensyang ito ay malaki yung mga ipagkakaloob nilang tulong para sa ating mga benepisyaryo. Kasi kung tayo rin lang nga naman, so DSWD lang, maring masasabi natin hindi kakayanin. Dahil mas maraming kailangan ng ating mga benepisyaryo na alam natin sila yung makatutugon, yes, sa pangangailangan yun. Okay. Ayan, Ma'am Faith, paano makakaagapay ang programa sa mga benepisyaryo tungo sa kaunlaran na sinasabi natin? Ayan. So, yung Kilos Unlad Framework, yun nga sinasabi ko kung saan nakaplano na yung 7 taong buhay nila sa 4Ps. So may 3 phase naman po tayo. May tinatawag po tayong phase in or yun yung pagpasok nila sa program. Yun yung unang taon. Opo. Then mayroon tayong tinatawag na implementation phase. Ito yung 2 to 5 years nila sa program at yung pangalawa, yung exit phase. Kumbaga, sa exit phase, ito na. Mag-i-exit na talaga sila sa program. Ito naman ay sa loob ng ika-anim at ika-pitong taon nila sa program. So ngayon po, i-discuss ko po sa inyo yung unang phase kung saan ito yung first 6 months to 1 year ng beneficiary. So sa first 6 months, kung saan, di ba, nag-register. Example natin, nitong January nag-register sila. February encode natin. Simula March hanggang 6 months ay yun yung tinatawag nating phase in or pagpasok nila sa programa. Ano-ano yung mga activity na gagawin po ng ating mga case manager municipal link sa household na yun? Unang-una, tutukuyin ang kasalukuyang sitwasyon. Yung antas ng pamumuhay, yung mga suliranin ng bahay na to, kung saan may ginagamit tayong tool. Ito ay sa pamamagitan ng SWID or the Social Welfare Indicator. Ang approach po nito, binabahay-bahay po yung mga municipal, ng mga municipal links po natin, yung mga household na nire-register. At the same time, may isa pa po silang dalang isang form kung saan tinatawag po nating FRBA or Family Risk and Vulnerabilities. Dito naman po sa form na to, ano-ano ba yung mga possible na maging sitwasyon ng isang household na pwedeng bumalik sila sa zero. Ang example po nito, halimbawa, is yung may mga bata ba na nalilimos sa loob ng household? Yung bahay ba ay nakatayo ba ito sa isang disaster-prone area? Kasi alam naman natin, pag na-disaster ang isang bahay, ay balik talaga sa zero. So, sa ating mga beneficiaryo, kailangan po namin ng kooperasyon or tulong sa inyo. Pag kayo po ay pinuntahan sa bahay ninyo, kayo po ay tinanong, sabihin nyo po talaga sa kanila. Pwede rin pong sabihin kung may problema talaga kayo sa relasyon yung mag-asawa, nahihirapan kayo doon, paano nyo didisiplinahin yung inyong mga anak, para po ito ay
magamit po ng ating mga municipal links. Then after po nun, pag nakagather na po tayo ng data sa household na yan, tutuloy po tayo doon sa ika-7 hanggang 1 year. 7 months to 1 year na buwan or hanggang isang taon nila sa household. Yun na po yung pagpaplano at kasunduan. Kung saan, babalik po si Municipal Links po sa bahay po ninyo. Mas maganda po pag bumalik po si ML sa inyo ay nandoon po yung lahat ng miyembro ng pamilya. Simula sa maliit na miyembro hanggang sa pinakamatandang miyembro ng pamilya. Bakit po? Kasi lahat po ng miyembro ng pamilya ay mayroong tungkuling ginagampanan dito sa programa. So dito po i-discuss po sa inyo ni ML ano yung mga nakita niya na ito po yung resulta ng SWIDI at ng FRBA na ginamit sa inyo. At magkakaroon po tayo ng tinatawag na family visioning. Pag sinabi nating family visioning, kung saan, di ba, vision. Pag sinabi nating vision, tinitignan kaagad natin ano ba yung pangarap, ano ba yung gustong marating ng family yes. After 7 years. Sa loob ng 7 years, ano yung gustong gawin ng pamilya para sila ay umunlad. So kasama din po dito, kaya sabi ko kanina, mahalaga na ang buong miyembro ng pamilya ay nandyan. Kasi gagawa din po ng household intervention plan. Kung saan, lahat ng miyembro ng pamilya ay may dapat ding gampanan doon. Yung household intervention plan, ito po yung plano, kasama yung family at si Municipal Links, pag-uusapan ninyo, ano yung mga solusyon doon sa problemang kinakaharap ng pamilya. So mahalaga po yung aktibong partisipasyon ng bawat miyembro ng pamilya sa pagsasagawa ng intervention. Kasi nga, di ba, kahit naman gusto ni Municipal Links na umunlad ang pamilya nyo, kung hindi naman yes, nakikipagtulungan ma'am. Ang household, walang mangyayaring pagbabago. And kailangan din talagang ma-assess, no, Ma'am Nessie, hindi lang ng Municipal Link or ng City Link, kundi mismong sambahayan, kung ano ba talaga yung mas magandang intervention para sa kanila. And dahil nga sa SWIDI at sa tinatawag nating household intervention plan ay pwedeng makatugon tayo ng agarang pangangailangan nila na pwedeng ma-refer natin sa iba't ibang ahensya. Di po ba? Ayan. So Ma'am Nessie, ano pa po ba yung paano pa makakaagapay ang programa sa mga benepisyaryo tungo sa kaunlaran? Ayun po, sa ikalawang phase po na binabanggit kanina or binanggit ni Ma'am Faith ay yung pagsubaybay at pag-agapay mula sa isang taon hanggang limang taon nung sambahayan sa Pantawid. Ano po, ano yung ginagawa natin? Katulad na sinabi ni Ma'am Faith kanina, mayroon na tayong household intervention plan. Yung household intervention plan, ito yung plano na isinagawa at pinag-usapan kasama yung pamilya at yun yung susundan natin para makita natin kung ano ba yung dapat na gagawin. Sa pagsasagawa ng plano, ito ay dapat may aktibong partisipasyon yung sambahayan. Pag sinabi pong aktibo, dapat kung may tanong kayo, may alinlangan po doon sa ginagawang plano, ay dapat po tayong pwede nyo namang sabihin sa ating mga municipal link, ito yung kaya natin at ituloy yung kaya nating abutin. Ano po sa ngayon? Kasi pwede naman yan sa loob ng 1 hanggang 5 taon, pwede naman nating i-evaluate. Ano po kung mayroon progreso or development doon sa pinag-usapang intervention plan. At dapat din po ay kasabay nito yung pakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya at organization. Katulad ng nabanggit kanina ni Sir Hector, kasama sa household intervention plan ay alamin kung sino po yung mga nabanggit nating mga makakatulong natin na ano ba yung fit doon sa pangangailangan ko. Katulad niyan, halimbawa, gusto ko po ng livelihood program. Sa livelihood program, anong klase ng livelihood program po yung hinihiling natin? Yung una, skills nila. Opo, yung skills niyo po ba? Kailangan niyo ba ng skills? Pwede yan sa DTI, depende kung ano yung available na resources sa kanila. Andyan po si TESDA, yan, pwede rin po nating maging kaagapay at makakatulong sa atin. Sa livelihood program, mayroon tayo dyan SLP, mayroon din po sa Department of Agriculture. Kung ikaw po ay kasama ng sektor ng mga magsasaka at mangingisda. So, sila po ang pwede nating maging kaakibat. So, ito
ay ilalahad at ilalapit natin sa kanilang mga organisasyon. Ano po? Kasama po nun, pag naisagawa na natin, nakausap na natin, na-refer na natin sa mga organisasyon, ay ang patuloy na pagsubaybay sa, po, sa mga ito, sa mga interventions na in-refer natin sa kanila. At ito po ay ini-evaluate, ano po, base sa katuparan at karanasan ng bawat sambahayan. Maaaring po yan ay evaluate after 6 months. Depende po doon sa napag-usapan nila na timeline, ano po. At pwede rin pong 1 year. Inaasahan din yung aktibong pakikilahok at pakikibahagi ng sambahayan patungkol sa mga serbisyo at intervensyong matatanggap. So dapat mayroon tayong tinatawag na feedbacking din. Ano na ba? Mayroon na ba tayong na-achieve o wala? So yun po yung sa loob ng 1 hanggang 5 taon. So, maliban pa po dyan, maliban sa mga binanggit ko, may iba pa pong mga bagay. Depende po doon sa inilahad or base sa inilahad na intervention na kailangan para doon sa sambayan. Ayan po. Ayan, bukod kasi sa inisyatibong ginagawang intervention ng ating local government unit para sa ating mga miyembro ng Pantawid Pamilya, kasama pa yung ibang miyembro ng komunidad, ay talagang nabibigyan tugon din, no, ng lokal na gobyerno yung kapag nailalatag natin at nailalapit natin sa kanila ang bawat pangangailangan ng bawat household. So, isa na rito, katuwang din natin dito ang Department of Education o yung para yung mga sambahayan na hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo ay pwede nating mailapit sa Commission on Higher Education at sa mga issues natin. Di po, ma'am? Opo. At kasama din doon sa 1 hanggang 5 taon na sinasabi natin ay, di ba po, ang 4Ps talaga ay para sa compliance natin sa education and health. Yes, dapat ma'am. Mag-comply sila sa condition para yes. Mabigyan sila ng grants. Ano yes. Po? Para ma-insure na yung ating investment ay, investment to human capital ay masigurado nating ma-achieve or ma-attain ng ating mga sambahayan. Pero kung halimbawang hindi po nila yon masunod, mayroon naman tayong mga isinasagawang pagtulong din sa kanila yes. Para maibalik, lalo na kung mga non-compliant yan, not attending school ang mga bata. Pero yun po ay nakadepende din sa kung ano yung reason kung bakit hindi sila yes. Pumapasok sa school, kung bakit hindi sila nagre-report sa health center, kung bakit hindi rin po sila umaattend ng FDS and YDS. Okay. So yung intervention ay nakabase din po doon sa mga rason. Yes po. Ayan, Ma'am Faith, meron tayong paghahanda sa pag-exit sa programa. Ano naman ito? Ayan, at ito na nga, papunta na tayo sa exciting part. Yung 6 to 7 years. Yung 6 to 7 years nila, itinatawag po nating paghahanda sa pag-exit sa programa. Or yung 6 years, ito yung tinatawag nating transition period. Mm-hmm. Kung saan nire-ready na natin yung household na by next year sila ay mag-i-exit na sa program. So ano-ano yung mga ginagawa nating paghahanda? Sa transition period, magkakaroon ulit ng assessment. Kung yung sinasabi ni Ma'am Nessie kanina, yung 1 to 5 years, yung mga plano bang napag-usapan ng household ay nangyari or hindi. Kung hindi man siya nangyari, ay ire-ready natin yung household na ibalik na po sila doon sa kanilang original na magulang, which is the LGU. Kumbaga, yung lagi kong termino sa kanila is sa loob ng 7 years ay pansamantala lang kayong inampo ni DSWD. Pero huwag silang malulungkot kasi nga, si DSWD naman ay hindi naman kayo basta-basta iiwanan. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na transition period or pag-aaral ulit, ano-ano pa yung mga kailangan ng household para tuloy-tuloy yung pag-unlad ng isang household kahit wala na sila sa program. So dito, nagkakaroon tayo ng mga case conference with the LGUs at kasama sino pang mga ahensya na kailangan tumulong sa kanila. Kung saan pinag-uusapan natin na ito pa yung kailangan ng household na kahit hindi na sila 4Ps beneficiary ay kailangan pa rin ibigay. At nagkakaroon din sa period na to ng commitment
sa kanila na bibigyan nila ng tulong, patuloy na tulong ang ating mga benepisyaryo. At syempre, sa ka-7 years, doon na nga, sabi nila, simula 2020, nagkaroon tayo ng graduation. Yes. Kahit may pandemic, nagpa-graduate tayo. At lahat ng munisipyo, alam ko, alam na po ng ating mga benepisyaryo na may graduation. Pero ang sabi nila, ito daw yung graduation na malungkot. Kasi nga, mawawala na sila ng cash grant. Pero, sa isang four-piece beneficiary, kung ikaw ay talagang nakikipag-cooperate doon sa intervention plan, wala pong imposible na sa 7 years ay gagraduate ka po na masaya. Bakit? Kasi sa 7 years, maraming naitulong na sa iyo ang gobyerno. Kumbaga, grab nyo yung opportunity na kayo ay four-piece beneficiary kasi walang forever dito. Talagang 7 years na lang talaga ang nakalagay sa kontrata natin. So, i-grab nyo yung opportunity na within 7 years ay may ahensya pang tumutulong sa inyo. Mas masayang mag-exit sa program na umunlad talaga ang kanilang buhay. So, ibig sabihin, sa four-piece, walang forever, Ma'am Nessie. Tama, ayan. Pero kahit walang forever, naniniwala po tayo na lahat ng mga sambahayan na maaaring pong graduate sa programa ay talagang magiging maunlad. Yes. Ayan. So, napakaganda pala ng tinatawag nating Kilos Unlad Framework. Ano? Na alam din naman natin na balang araw, ang realization din naman kasi ng programa is sa katotohanan din lang, no? Na sabi nga natin, maikli man, mahaba man ang nilakbay nila sa programa, pasasaan at alam din naman natin na ang tinutumbok natin yung nagtagumpay sila. Okay. Ayan. So, meron tayong tinatawag na family development session. 7 years transformative learning path. So, ang FDS natin, Ma'am Nessie, ay patuloy nating pinagpapatuloy kasi itong FDS, Family Development Session natin, Ma'am Faith, ay isa sa mga intervention na binibigay natin sa ating mga benepisyaryo na nakakatulong upang umunlad ang kanilang pamumuhay. Mm-hmm. Ayan. So, Ma'am Faith? Ayan. So, itong 7-year transformative learning path, parang bagong approach ito ni DSWD in relation with the 7-year na Kilos Unlad. So, ibig sabihin po nito, sa 7-year na to ay hindi katulad na ng dati yes, yes. Na okay, general lahat ng topic. Mm. Ito naman sa 7-year ay kung ano yung need ko, yun talaga yes. Ang ituturo sa akin. Ayan. So, ano naman yung layunin ng 7-year transformative learning path na ito? So, pagkatapos din po ng session ng FDS na to, malalaman po ang kahalagahan at karagdagang estratehiya sa pagsasagawa ng FDS at matukoy ang pangangailangan para sa paggugrupo ng mga benepisyaryo. So, actually dito, Sir Hector, Ma'am Nessie, medyo kasi, di ba, i-re-regroup natin or i-re-reclustering natin yung mga beneficiaries simula sa susunod na buwan, sa May. So, sa May po, mag-i-FDS sila pero face-to-face ito. Kung saan, dito, medyo nga siguro may mga beneficiary tayo ngayon na kahit sa ibang barangay na ang gusto maging parent leader ay ikaw pa rin. Yeah. Pero ngayon, medyo tatanggalin natin yes, sila doon sa comfort talaga. Zone nila. So, kailangan nilang mag-recluster. So, ano naman ang family development session, Ma'am Nessie? Ang Family Development Session or FDS ay isa sa mga kondisyon ng programa upang matanggap ng mga benepisyaryo ang ayuda o cash grant. Iyon nga, katulad ng sinabi po ni Sir Hector kanina, ito po ay isa sa intervention namin. Ito ay paraan ng programa upang mabigyan ng karagdagang kaalaman ang bawat benepisyaryo na maaaring makadagdag sa pag-angat ng antas ng kanilang pamumuhay. At ito. Marami ditong paksa, Ma'am Faith, na talagang sabi natin ay makakatulong sa kanilang pamumuhay, no? So, yung 7-year transformative path, ito nga yung sinasabi ko na nakaplano na yung 7 years natin. Kung ano ba talaga yung need ng household. So, ganun pa rin,
para rin siyang regular na FDS, ang pinagkaiba lang nito ay mas pinaigting yung pagsasagawa ng FDS para sa ating mga benepisyaryo kasabay ng kanilang pananatili hanggang 7 taon sa programa at iniangkla ito sa pag-iimplementa ng Kilos Unlad na estratehiya ng programa. So, bahagi din ito ang iba't ibang learning packages at paraan ng pagmomonitor at pagtatasa upang masiguro ang kaugnayan at pagiging angkop ng bawat paksa sa aktibidad. Halimbawa, ako ay may batang 0 to 5. Yes. So, doon ako igugrupo sa mga may 0 to 5. At ikaw, wala ka ng 0 to 5, ang mga anak mo ay teenager na, yes. 'Di ba? Kadalasan sinasabi nila, bakit pa ako mag-aattend ng FDS? Ay wala na rin akong 0 to 5. So kumbaga, hindi na applicable sa iyo 'yung topic para sa akin. So maghihiwalay na tayo ngayon ng topic. Yun. Oo. So depende sa pangangailangan. Yes. So ngayon, ang bawat grupo ng benepisyaryo or tinatawag nating cluster o parent groups ay sasailalim sa pagtutukoy ng kanilang pangangailangan based po sa Swedish sa FRBA upang matukoy ang angkop ng mga paksa at learning packages na ibibigay tuwing FDS. Halimbawa, solo parent ako. So yung mga kasamahan ko sa cluster, lahat kami solo parent. Para at least alam namin yung mga needs namin. O, diba mas maganda siya? Yes. Kumbaga, may identification. Need-based talaga siya, sir. At saka, katulad nun, kung solo parent, mas magiging effective. Kasi kung ako solo parent, pwede tayong mag-share ng ano ba yung mga strategy ninyo. Yung mga magkakatulungan ng magkakapareho ang concern. Yes. Isa pa sa layunin ng FDS, 7 years transformative learning program, ay makaambag sa transformasyon ng mga benepisyaryo patungo sa mas aktibo, produktibo, tumutugon at matibay na mga mamamayan. Katulad rin naman po ng dati pa rin nating ipinipromote sa kanila. Ano po? At isa ay ang palakasin ang mga mahahalagang gampanin at kapasidad ng mga benepisyaryo, particular sa mga magulang, na mas magiging mag-igting ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga anak sa edukasyon at kalusugan. So, kasama rin po dito sa 7-year transformative learning path. The word transformative pa lang, 'di ba? May transformasyon na mangyayari. Dapat from noon hindi ka empowered, dapat pagkatapos ng 7 years empowered ka na, marunong ka na magsalita. So kasama dito yung pagtukoy sa pangangailangan ng mga benepisyaryo, ang pagkakaroon ng parent or cluster groups na ayon sa pangangailangan at ng mga benepisyaryo at iba pang konsiderasyon tulad ng lokasyon at tagal sa programa. So hindi na siya katulad dati na kung 10 lang kami diyan, pagsasamahin kami. Ngayon, kung doon kayo sa bundok, doon na talaga kayo. Kung ano yung need nyo, yun talaga ang tutugunan ng programa. Then at the same time, kasama rin po dito yung pagpaplano ng parent or cluster group at kasunduan para sa paksang tatalakayin. Ang pinakamaganda po dito sa 7 years transformative learning path is si beneficiary yung magde-decide. Yeah. Ano yung topic para sa akin? Hindi katulad ng dati na yung program management yung nagbababa ng topic. Ngayon ay sasabi, alimbawa, beneficiary ako, Sir Hector, ito po yung kailangan kong topic. So yun yung pagpaplanuhan yung dalawa. Ang kagandahan din yan, parang gumagawa ka, di ba sa community, sa community organizing, tinitingnan natin, pansinusuri din kung ano ba talaga yung pangangailangan. Kasi nga, siyempre naman, kung ano yung pangangailangan nila, mas madaling matugunan kasi nakikita, di po ba? Kumbaga, parang sabihin natin na parang specific. So, mas madaling maiprovide. At saka kapag ganun po ay pag sila talaga yung nais nila, ay makikita mo yung kanilang participation, at saka, interest. Na at, gusto nila yun. Gusto nila. Yes. Ano pa yung mga susunod na gawain natin, Ma'am Faith? Ayan. So, simula po sa susunod na buwan, mas kailangan po namin ng participasyon ng bawat benepisyaryo. So, yung mga susunod po nating gawain ay matiyak at mapaigting ang intervention para sa ating mga benepisyaryo. So, ulit,
gagamitin natin ang Swede. Yung mga hindi pa nasu-Swede ay ikakandak po nila ng Swede. Yes. Yung mga set 12 po natin, kung hindi pa nila nasu-Swede, isu-Swede po nila yon at FRBA para magamit po. Yun po kasi yung basis or batayan natin kung ano-ano yung mga kailangan pa ng household. At syempre, yun nga sinasabi ko kanina, ngayon pa lang, maging handa na yung mga cluster group na for 13 years, magkakasama kami, yes. Ang parent leader namin, si ganito, by next month, magbabago, sino ang parent leader, yes. May bagong parent leader, diba? So, yun, medyo may adjustment period na mangyayari sa susunod na buwan. Medyo malungkot ang dating nun, ha? Kasi syempre, nagkaroon na sila ng sanay camaraderie, na sila. Oo, mga banding-banding nila. Na-develop na ang kanilang relationship, ang kanilang friendship. Pero, but anyway, sila pa rin naman yun. Pero oo. At least this time, sir, alam naman natin na mas mapapalawak pa. Yeah. And po? Para sa kanila din yun. Okay. So, huwag silang malulungkot kasi sakto lang din naman, di ba? Kailangan nilang lumabas doon sa comfort zone nila, sa nakagawian na nila. At ngayon, kung titignan natin, gagawin naman ito, paghihiwa-hiwalain natin sila, pero mas may magandang plano. Yes, magandang layunin yung programa para sa kanila. Ayan, isa pa rin po doon sa mga gagawin natin ay, at upang matiyak po, no, ay magkakaroon ng eleksyon ng mga parent leaders at assistant parent leaders. So, may election, yung core group nila formation ay talagang ipapaigting din natin. Ano po? At ang bawat paksa o gawain ng mga susunod na FDS ay magiging ayon sa plano ng bagong parent or cluster group. Ayan, so merong election. Yes, sir. Oo. Actually, dito, sir, during sa meeting namin, pwede silang mag-decide. Pwede na silang mag-set of officers. Kung dati is parent leader lang, tapos nung huli, pwede na silang magkaroon ng secretary, PRO, wow. PIO. Para organization sila na mismo. Para hindi na mahirapan si parent leader na may 40 to 20 kang member, tapos mag-isa or dalawa kasi lang kayo. Kasi before... Si parent leader lang din talaga. Lahat. All around. Lahat, all around siya. So, ang kagandahan dito, sa bago, may katuwang na siya. Mm-mm. At saka maliban doon, mai-empower natin lahat. Din natin yung yes. Ibang mga kasamahan mm-mm. Na mag-initiate at mag-tumulong. Ano po? Actually, pag ikaw talaga ay kasama sa isang core group, ay nai-enhance din ano, yung strength para mas maging aktibo sa lahat ng mga gawain sa pamayanan. At parang naman sa loob ng 7 taon, at least napatunayan nila na sila pala ay kaya nilang gawin yung isang bagay na dati-dati hindi nila kayang gawin. Actually, isa din yan sa mga sinusulong natin kung paano yung magiging aktibong mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Hindi lamang na naging member sila ng Pantawid dito lang sa programa ng DSWD, kundi sa kabuuan. Di po ba? So, yun yung kagandahan, Ma'am Faith, na inihahanda din natin sila. Isa rin dito yung awareness. Di ba? Isa yun sa pinopromote natin. Sa lahat ng aspeto o sa lahat ng tatawag nating ano yun? Lahat ng aspeto ng pamumuhay sa komunidad. Ayan. So, sige po. Medyo maraming mababago sa kinagawian nila. Pero sabi nga natin, ang pagbabago ay... Or ang pagbabago, sabi natin, ay constant everyday. Yes. So, kaya kailangan din nilang mag-ready doon sa mga mangyayaring pagbabago simula sa susunod na buwan. Siguro ngayon pa lang, ina-advise ko sa ating mga four-piece beneficiary, magsimula na rin sila. Saan kaya akong grupo mapapasama? Doon ba ako sa 0 to 5? Doon ba ako sa mga nangangailangan na lang ng livelihood? Doon ba ako sa nag-iisang anak na lang mapapasama? So yun, mas sinasabi ko po sa inyo, mas maganda po yung mangyayaring regrouping ngayon. Kasi mas matutugunan, mas specific ang dating po sa kailangan po ninyo. Kasi nga, nagmamadali po tayo. Kailangan nating ma-attain yung 7 years plan. At sa mga nagsimula noong 2019, alam nyo po, 3 taon na lang ang natitira sa inyo. Yes.
Ma'am Nessie. Kailangan talaga natin silang ihanda at hinihingi natin yung inyong partisipasyon. Ano po sa lahat ng mga pagbabagong gagawin sa inyong mga pamayanan at sa inyong mga grupo. At sana ay maging maayos yung kanilang tatahakin doon sa iba na may natitira pang 3 taon, maaaring 2, or doon sa mga bago na bago pa lang magsisimula. Ano yes. Po? At syempre, para naman doon sa mga magtatapos na, at least, wala naman na kayo sa programa or mawawala kayo sa programa, meron pa rin napatunayan. So, maraming salamat, Ma'am Faith, Ma'am Nessie, sa inyong pagbibigay, pagkakaloob ng panibagong paksa para sa ating mga benepisyaryo. Maraming salamat po at magandang araw. Napakaganda ng panibagong araw na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos. At siyempre po, nais po nating pasalamatan ang atin pong mga ka-4Ps na sa tuwi na ay sumusubaybay dito po sa mahalagang talakayan ng atin pong Pantawid Pamilyang Filipino Program, atin pong 4Ps Family Development Session. At siyempre, kasama po natin si Pastor Dan sa pagtatalakay po ng Spiritual Insights. Napakinggan na po natin mula sa ating mga resource speakers ang paksa na tinalakay tungkol sa paglalakbay tungo sa tagumpay. Ibig sabihin, Pastor Dan, ay nagsimula kasi lahat ng mahabang paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang. Hakbang. Yes, yes. Tama po yun. So sa atin pong mga pinagdaraanan, sa ating pamilya, ay meron po tayong mga pagsubok sa atin pong paglalakbay. Pero ang nais natin, Pastor Dan, hindi tayo manatili roon, di ba? Hindi tayo manatili sa ganong kalagayan. Opo. Kung medyo nadadapa tayo, natitisod tayo, magpatuloy tayo. Bumangon yes. At magpatuloy sa paglalakbay. Yes, opo. Yan po ang karanasan ng maraming mga individual at maraming mga pamilya na hindi po sila nananatili sa pagkalugmok. Hindi sila bumabangon. At kung ganito man ang ating karanasan, alam po natin na mayroon po ang tutulong sa atin ang ating mahal na Diyos para po tayo ay makabalik na muli doon po sa ating paglalakbay. So, ito po ang layunin ng inyo pong mga ka-4Ps na sa tuwi na ay gabayan po tayo sa ating mga lakbayin bilang mga miyembro po ng Pantawid Pamilyang Filipino Program. Nais po nating batiin muna bago tayo magpailan lang pa, Pastor Dan, ang atin pong ilang mga taga-subaybay dyan po sa Rojas, Palawan. Pakibati po ninyo. Binabati po namin ang ating mga kaibigan na nariyan sa Taradungan, Rojas, Palawan. Si Brother Lito de la Cruz and the whole family. Yes, opo. At siyempre, yung atin po mga ka-4Ps, dyan malapit din po sa Barangay Tumarbong, sa Antonino, at gayon din sa Ilian, Rojas, Palawan. Ito yung nasa silangang, hilagang silangan ng ating lalawigan. Siyempre po, dito naman sa gawin ng Hilagang Kanluran, ito naman yung mga barangay na nais nating batiin. Binabati po natin ang ating mga kaibigan na nariyan sa Kalapa. Napakarami po yan, Pastor. Diyan sa Banbanan, sa Taytay, at ganun din sa gawin ng Minapla. Oo. Yung Minapla ba, Taytay pa rin? Yes. Opo. So napakaganda ng mga baybayin dito sa gawin ng Minapla, mga ka-4Ps. Samantala, binabati naman po natin dyan po sa Panas, Barangay Kulandanom, Batarasa, Palawan, yung Manzanares family, mga ka-4Ps natin doon. Yeah, mga ka-4Ps. At syempre sa Barangay Takras, dyan sa Barangay Aramaywan ng Nara, Palawan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa atin pong pagpapatuloy, nais po natin na Pastor Dan, yung paglalakbay tungo sa tagumpay na magkaroon ng estratehiya, at ang estratehiya po at programa nito mula sa 4Ps ay ang Kilos Unlad ng Pantawid Pamilya. Yes, pag sinabing Kilos Unlad, anong ibig sabihin nito, Pastor Dan? Ang Kilos Unlad, Pastor, base sa kanyang sa salita, ito ay isang komprehensibong pamamaraan ng programa na naglalayo na wakasan ang kahirapang nararanasan ng bawat sambahayan habang nasa programa
sa loob ng 7 taon. Opo, totoo po yun. Ang nais po kasi ng pamahalaan na hindi tayo manatiling dependent o dumidepende sa programang ito bagkus tayo po ay umangat na. Yes. Oo, nagkaroon po ng paglalakbay at nagtagumpay na. Ang ganda, Pastor, ang ganda ng programa ng ating pamahalaan. Kasi ang layo nila ay wakasan ang kahirapang nararanasan ng bawat sambahayan. Yes, pero opo. Mo, napakahabang kwanto ito, proseso, 7 taon. Opo, 7 taon po at least. Ano? Mm-hmm. Ito po yung pinakamababa. Pero pwede pa po yung mapalawig kasi pag nadagdagan pa ang anak, 0 to 5 mm-hmm. and on, ay hanggang 18 years old po yan. Oo, oo. Yun yung ipinaliwanag ng ating mga so, pero doon sa 7 taon po, ay sana makagraduate na. Ibig sabihin yan, Pastor Ramil, ay merong nagsimula, merong kasalukuyang nagpapatuloy, yes. at merong nagtapos na. Mm-hmm. Ibig sabihin ay tagumpay na sila. Tagumpay na. Po, ito po yung nais natin na sa tuwi na ay merong kwento mo, ibibida ko kasama ni Sir Hector. Okay. Na maikwento na natin yung mga tagumpay na mga karanasan ng ating mga ka-4Ps. At siyempre, ang maganda nito, Pastor Dan, makakadalaw tayo kapag ka meron kayong magagandang kwento ay pupuntahan namin po kayo diyan sa inyong mga lugar. Mm-hmm. Yes, opo. Galing. So, napakabuti na ang programa ng gobyerno ay nakakarating sa atin. Pero doon sa hindi pa paratingan, wag po kayong mag-alala sapagkat isang panahon ay baka makarating din po diyan sa inyo at mapaigting po ang programang ito diyan sa inyong mga komunidad. Samantala, binabanggit po natin na Pastor Dan yung pag-unlad. Okay? Yes. Merong Kilos Unlad na program at siyempre yung paggabay tungo sa pagtatagumpay ng ating mula sa ating mga municipal link, city link, provincial link na tinututukan talaga po nila ito. Sa spiritual na buhay naman, sa karanasan ng kabataang si Joseph. Ano pong masasabi ninyo? Itong si Joseph, Pastor, sa Biblia, Joseph of the Bible. Kung ating papansinin ay mula sa kanyang kanilang pagiging alipin. Opo. Itong si Joseph ay naibenta ng kanyang mga kapatid mm-hmm. sa mga negosyanteng taga-Ehipto. To make the long story short, siya ay alipin at naging bilanggo. Mm-hmm. May mga kadahilan ng Pastor. Yes, naparatangan siya. Naparatangan siya. Mm-hmm. At nung siya ay nasa loob ng bilangguan, ay kaya rin niyang i-interpret yung mga dreams na naroon ng kapwa niya bilanggo sa loob. Yes, sapagkat siya ay malapit ang ugnayan sa ating Panginoon. Yes. Binigyan po siya ng wisdom or kaalaman patungkol po rito. At siyempre, hindi nagtapos po roon. Hindi nagtapos doon sa bilangguan. Sapagkat nabalitaan ng hari, pinatawag siya, at siyempre meron pong panaginip din ang hari. Ang hari. Ininterpret po niya ito. Yes. Yung naalala po ninyo, yung matataba at mapapayat na mga baka. Mm-mm. Matataba at mapapayat na mga uhay. O kaya ay itong mais. At siyempre ang interpretasyon ay merong 7 taong kasaganaan. Yes. At merong 7 taon na kahirapan. So anong nangyari, Pastor Dan? Ang nangyari, Pastor, ay sangayon sa banal na kasulatan, ay napahanga ang hari kay Joseph. Yeah, Ibig sabihin po, mula sa kanyang pagiging alipin, siya'y nabilanggo, siya ay ipinatawag ng hari doon sa kanyang palasyo, at humanga ang hari sa kanya. Ang sabi ng Biblia, kung saan naroon si Joseph, ay pinagpapala ng Panginoon ang lugar na kung saan siya naroon. Mm-hmm. Pat hinirang po siya na gobernador ng Ehipto. Ito yung parang sinasabi natin paglalakbay tungo sa tagumpay. Yes, yes. Along the way, Pastor Dan, meron kang mga pagsubok. Yes. Hindi mo alam bakit siya inihulog sa balon. Siya ay pinagbili. Ipinagbili. Siya ay ginawang alipin. Tapos pinaratangan. Hindi ba ibinalanggo. Napakahirap ng karanasan. Yan po ba ay karanasan din ninyo minsan? Kayo ay nabilanggo sa kahirapan. Pastor, ito lang po yung napapansin ko.
si Joseph, bagamat nakaranas ng mga bagay na yon, iisa lang ang na-observe ko sa kanya, hindi siya umalis sa relasyon niya sa Panginoon. Amen. Opo, at yan po ang nais nating idiin, mga ka-4Ps, na sa tuwi na ay atin pong pagyamanin ang atin pong relasyon sa ating mahal na Diyos. Saan man po kayo affiliated, palakasin po natin ang atin pong relasyon sa Diyos. Binabanggit nga, Pastor Dan, that the only permanent thing in the world is change. Naniniwala ka ba rito? Oo, yun talaga, Pastor, ang kwan eh. Yun talaga ang, kumbaga, malimit na naririnig na natin noon pa man. Oo. Yung pagbabago ay nariyan po nariyan yan. Depende lagi po sa atin. Gusto ba nating magbago ang ating buhay para sa tagumpay? Yes. Depende yes po sa atin yan. Pastor, maidagdag ko lang. Yung tema natin na kilos unlad. Mm-mm. Basic po yun eh. Kung gusto mong umunlad, kumilos ka. Mm-mm. At so, kagaya ng binabanggit din ng matalinong hari na si Haring Solomon, tingnan ninyo ang mga langgam. Mm-hmm. Sila ay walang leader, pero sila ay nagsisikap, sila ay nagtatabi. Mm-hmm. O masipag nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin, nag-iimbak upang sa taglamig or tagulan ay meron silang pagkain. Ang galing, galing oh ng ilustrasyon ng langgam, ano? Opo. Kung titignan mo, pansinin mo, yung apat na langgam, buhat-buhat nila yung isang maliit na bagay na para sa kanila ay mabigat yon dahil maliliit lang naman sila. Opo. Pero nadadala nilang lahat, tulong-tulong sila. Yes, opo. Hmm. So, kung nais po nating umunlag, di kumilos. Kumilos. Yes, opo. Tulong-tulong. Yes. Sa huling bahagi naman, sa 2 Peter 1:5-7, ito ang sabi. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Mm-hmm. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit sa kapatid, ay ang pag-ibig. Opo, binabanggit po rito yung proseso ng atin pong paglago. Mm-hmm. Meron po yung proseso hanggang sa ating makamtan ang kasakdalan na nais ng Diyos para po sa kanyang mga anak. So, naroon yung ating pananampalataya, pero hindi lamang doon. Kasi kapag ka ang pananampalataya ay walang kabutihan, mm-hmm, hindi siya tunay na pananampalataya. Yes. Yung kabutihan naman ay lalabas yan sa pag-uugali. Mm-hmm. Correct. Oo. Kung anong ugali tayo magsasabi kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Naroon po ba yung kaalaman? Naroon po ba yung pagpipigil sa sarili? Mm-hmm. Yung ating mga magulang talagang pagminsan na hindi makapagpigil sa kanilang galit, sa kanilang anak. Diba? Aba, Pastor, medyo lalo na yung panahon natin, nararanasan na yung heat wave. Yes, opo. By, medyo kinakailangan natin ito. Pagpipigil. Yung pagpipigil. Mm-hmm. Opo, sapagkat mainit nga eh. Mainit ang pwede rin uminit ang ulo. May naririnig tayo. Ang init na nga ng panahon, nakakainit ka pa. Naririnig natin yan sa mga... So, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Maging matatag. Po, matatag tayo. Sa ating paglalakbay, Pastor Dan, talagang maraming... Kasi, Pastor, kaya ipinayo yan sa atin ni Peter sa kadahilanan sa panahon ngayon, kung ating papansinin, maraming mga magulang or even mga kabataan na ngayon ang hindi na nagiging matatag sa kanilang sarili at sila ay nagigive up na. Yes. Napakahalaga rin po na idagdag dito yung ating pagiging makadiyos. Yes. Ito po yung most kasi, especially. Oho. Totoo na meron tayong pananampalataya, pero hindi garantiya na yung pananampalataya ay makadiyos tayo. Mm-hmm. Mm-hmm. Bagaman doon din ang direksyon noon. At sa inyong makadiyos, pagmamalasakit sa kapatid. Yun, yung yun. Ban, ano? Yun ang doon pumapasok, Pastor, yung 4Ps na tumutulong ang ating pamahalaan sa ating city, sa ating municipal, sa ating mga barrios. Ito dahil may malasakit ang ating pamahalaan
hanggang doon sa kaduluduluhan na barangay ng ating lipunan. Yes, opo. At ang atin pong ninais nga na maabot pa ang mga nasa mga malalayong mga puok or barangay na mapaglingkuran po ng ating four-piece. Yes. Sa umagang ito ay nais po nating idalangin ang ating mga pamilya sa inyong mga pagsubok ng buhay tungo sa tagumpay. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, salamat po sa inyo pong patuloy na gabay sa amin. Salamat po sa mga karanasan ng mga pagsubok upang kami ay lalong lumapit sa inyo. Ang nais po namin na umunlad ang bawat isa, ang bawat ka-four-piece po namin. Pagpalainawa ang kanilang mga hanap buhay, pagkaluuban din sila ng kalusugan, ilayo sa pagkakasakit, ilayo sa mga aksidente, sa mga paglalakad, pagbabiyahe. Pagkaluuban sa tuwina ng pagkakaisa, pag-ibig, pag-uunawaan sa bawat pamilyang Pilipino. O salamat Panginoong Diyos na ang amin pong pagsisikap sa mundong ito ay magre-resulta sa pag-unlad ng aming material na buhay, gayon din ang aming spiritual na buhay. Tanggapin nawa o Panginoon ang aming mga pagsamo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating family development session. At syempre, nais po nating patuloy na anyayahan kayo. Kung meron po kayong mga previous na mga episodes na nakaligtaan, maaari lamang po kayo na i-search po ninyo ang Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Sa atin din pong Palawan Mission of this day YouTube channel. Gayun din siyempre sa Hope Channel Philippines, Channel 37 ng Pinoy GSAT. Sa atin din pong Family Hope 104.7 sa ating Facebook page. At sa Adventist World Radio Puerto Princesa Facebook page. Sapagkat kami naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag, at uunlad para sa kinabukasan. Ang paglalakbay tungo sa pagkamit ng mga kasalukuyang tagumpay ay hindi naging madali. Ang ating patuloy na pagpupunyagi na makarating tayo dito ay dahil sa hindi matatawarang dedikasyon at pagnanais na makapagsilbi sa bayan, lalo na sa mga benepisyaryo ng four-piece. Naging bahagi kayo ng bawat tagumpay ng programang ito, aming nasubaybayanan ninyong tunay at walang pasubaling pag-alalay at pagsusumikap sa pagpapaabot ng serbisyo. Malaking pasasalamat din sa ating mga ka-partners at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor, mga civil society organizations, non-government organizations, at lahat ng mga individual at organisasyong patuloy na nagtitiwala at nakikipagtrabaho sa atin para sa iisang layunin, ang mabago ang pamumuhay ng mahihirap ng pamilya at mabigyan ng pagkakataong umunlad ang kanilang pamumuhay. Nais din nating bigyang pugay ang mga benepisyaryo ng four-piece, lalo na ang mga nagtra-transition na upang makapagtapos mula sa programa. Kung hindi dahil sa inyong kagustuhan at sigasig na mabago ang inyong buhay, ay hindi rin tayo makakaabot dito ngayon. Ipagpatuloy ninyo ang pagtahak sa landas na magdadala sa inyo sa buhay na maalwan at maginhawa.